Hello mga kapopcorn! Welcome back sa ating channel kung saan hinahatid natin ang mga mabilisang recap ng mga piling movies. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-comment. Shoutout pala sa mga unang subscribers natin na sina Mon Sola, Bleedheart 221, Family Resco, at kay Tank Pinas 5819. Salamat mga kapopcorn! Ang palabas ay nagbubuka sa isang cave, kung saan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kinakabahang nakatingin sa orasan sa kanyang telepono. Pagsapit ng 1:20 ng hapon, siya ay nababalisa at nagsimulang tumingin sa paligid. Walang nangyayari sa loob ng ilang segundo, ngunit biglang, isang malakas na putok ang narinig sa buong lungsod na ikinagulat ng mga mamamayan. Pagkatapos, tatlong supernatural na nilalang na katulad ng tao ang pumasok sa cave. Patuloy silang nagbubuga ng itim na usok at nakakatakot ang kanilang mga mukha. Habang ang lahat ay nagsimulang tumakbo sa takot, ang mga nilalang ay lumapit sa parehong lalaki mula sa dati at nagsimulang ihagis siya sa paligid na parang isang ragdoll. Ang lalaki sa paanuman ay namamahala upang makatakas at siya ay tumatakbo sa pangunahing highway. Gayunpaman, ang mga matigas ang ulo na nilalang ay hindi payag na sumuko ng ganoon kadali, kaya hinabol nila siya. Pagkatapos ng matinding pagtugis, sa wakas ay nahuli ng mga halimaw ang lalaki at naglabas ng malupit na parusa. Matapos siyang mawala ng buhay, inihiga nila siya sa kalsada at nagsagawa ng isang ritual na agad siyang sinusunog. Ngayon na ang lalaki ay patay na at ang kanyang kaluluwa ay nakuha, ang tatlong nilalang ay nawala sa manipis na hangin. Samantala, ipinakilala kami kay Jung Jin-soo, ang chairman ng isang kilalang grupo ng kulto na pinangalan ng The New Truth. Siya ay regular na nangangaral ng kanyang mga teorya at nakakuha ng lubos na tagahanga. Isang araw, inaangkin niya na ang mga makasalanang tao ay tiyak na parusahan ng Diyos at ipadala sa impyerno. Inihayag din niya na sa tuwing ang isang tao ay gagawa ng kasalanan, isang malaanghel na figura ang lilitaw at sasabihin sa kanila ang eksaktong oras ng kanilang kamatayan. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang istasyon ng pulisya, kung saan ang isang tahimik na tiktik, Kyung Hoon, late dumating sa isang case briefing. Napansin niyang pinag-uusapan ng buong police department ang tatlong nilalang. Dahil ang pagpatay ay nangyari sa sikat na araw, maraming saksi ang nagtala ng insidente. Nagulat si Kyung na masaksihan ang mga supernatural na nilalang, at pagkatapos ng pagpupulong, siya at ang kanyang partner, na si Unpuo ay itinalaga upang imbestigahan ang insidente. Hindi nag-aksaya ng oras, dumating ang dalawang tiktik sa pinangyarihan ng krimen at sinubukang humanap ng ilang ebidensya. Sa partikular, naghahanap sila ng mga bakas ng paa. Ngunit wala silang mahanap. Hindi rin nila mahahanap ang anumang bakas ng DNA. Kaya naman, pagod sa lahat ng dead ends, nagpa siya si Kyung na humingi ng tulong sa isang taong may alam tungkol sa mga nilalang. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng kulto, Jung. Di nagtagal, dumating ang dalawang detective sa isang pagtitipon kung saan si Jung ay nagpapakita ng mga larawan ng mga taong pinatay ng mga supernatural na halimaw. Sinasabi niya na sa tuwing may isang tao ay dapat na mamatay, isang anghel ang lilitaw sa harap nila, at inihayag ang kanilang eksaktong oras ng kamatayan. Ang tanging paraan upang maiwasan ang kanilang pagkamatay ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang mapayapang buhay na walang kasamang mga kasalanan. Pagkatapos ng pagpupulong, napansin ni Kyung ang kanyang anak na si Hee-jung doon at napagtanto na isa rin itong tagasunod ng grupo ng kulto. Kasunod nito, sinubukan ng mga tiktik na tanungin si Jung, ngunit nagsasalita lamang siya tungkol sa kanyang personal na buhay. Inihayag niya na noong siya ay 20 taong gulang, nais niyang gawin ang hindi maiisip. Ngunit sa kabutihang palad, nang makita niya ang tatlong supernatural na nilalang, nagbago agad ang isip niya. Naniniwala si Jung na ang mga nilalang ay naparito sa lupa upang bigyan ng hustisya ang mga tao. Kaya, nang makita niya ang mga nilalang sa unang pagkakataon, bumuo siya ng grupong The New Truth para ipaalam sa mga tao ang tungkol sa mga nilalang. Gayunpaman, tinatawanan lang ito ni Kyung at sinabi na ang mga batas na ginawa ng mga tao ay ayos lang. Sa pagkontra sa kanyang argumento, ipinaalala ni Jung kay Kyung kung paano pinatay ang kanyang asawa at kung paano malayang gumagalaw ang pumatay hanggang ngayon. Samantala, ipinakita sa amin ang isang solong ina, si Park Jung-ja, na umuwi pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Sa kanyang sorpresa, tinanggap siya ng kanyang mga anak ng isang birthday cake. Ngunit habang ang buong pamilya ay nagsasaya sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang malaanghel na figura at ibinunyag na mamamatay si Park pagkatapos ng 5 araw sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang anak ni Park, na handang kunin ang reaksyon ng kanyang ina, ay hindi sinasadyang nakuha ang malaanghel na figura. Sa kabilang banda, isang sikat na live streamer ang ipinapakita. Siya ay inaangkin na miyembro ng isa pang paksyon na kilala bilang The Arrowhead. Nakapagtataka, sa grupong ito, lahat ng miyembro ay mga teenager. Wala silang pakialam sa batas at laging binubugbog ang mga taong sumasalungat sa kanilang paniniwala. Inihayag din na ang The Arrowheads ay inspirasyon ng mga ideolohiya ng The New Truth. Gayunpaman, iginiit ni Jung na ang kanyang grupo ay hindi naugnay sa Arrowhead.
Kinabukasan, ang babae kanina, Park, nakipagkita kay Jung at ibinunyag ang lahat tungkol sa pangyayari. Ipinakita rin niya ang video evidence na naitala ng kanyang anak. Pagkatapos kalkulahin ang lahat, isang tiwala na Park ang nagbigay sa kanya ng isang alok. Bibigyan siya ng 3 bilyong won, ngunit bilang kapalit, ang kanyang kamatayan ay ipapalabas ng live sa TV. Napagtatanto na ang kanyang mga anak na lalaki, ay mag-iisa pagkatapos niyang mamatay, pumayag si Park sa kasunduan. Sa susunod na eksena, dumating si Jung sa bahay ni Park na may tseke na 3 bilyon. Sa oras na ito, maraming mga tauhan ng media ang nakatanggap ng hangin sa eksperimentong ito. Matapos mapirmahan ang mga dokumento, tumingin si Jung sa paligid ng bahay at mausisa na tinanong si Park kung nakagawa siya ng krimen para mapunta sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, hindi sumagot si Park at nanatiling tahimik. Pagkatapos ay handa na siya para sa live stream, ngunit pananatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan sa takot na atakihin siya ng mga relihiyosong freak. Lumipat ang eksena sa live streamer ng Arrowhead na nangangaral ng mga ideolohiya ng The New Truth. Tinalakay din niya ang 3 supernatural na nilalang na nagdulot ng kalituhan sa buong lungsod. Sa gitna ng batis, may isang hindi nagpapakilalang nagsasalita tungkol kay Park at ipinahayag na siya ang mamamatay pagkatapos ng 5 araw. Ang masaklap pa, na-leak din ang address niya. Nang maglaon, nalaman na ang taong nagbahagi ng impormasyon ni Park sa The Arrowhead ay walang iba kundi si Onpyo. Sa lahat ng oras na ito, siya ay isang opisyal sa araw at isang billed Arrowhead na tagasunod sa gabi. Sa gabi, umuwi si Kyung sa bahay at hinahanap ang kanyang anak na babae. Kapag nabigo siyang mahanap siya, tinawagan niya si Hee-jung at tinanong kung nasaan siya. Ang huli ay nagsisinungaling sa kanyang ama na, nasa kaibigan ko ako. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ito ay ipinahayag na siya ay talagang nasa apartment ni Jung. Matapos sabihin sa kanya ni Jung na mapagkakatiwalaan niya siya, sinimulan ni Hee-jung na ikwento kung paano pinatay ang kanyang ina. Isang araw, noong siya ay maliit pa, ipinadala siya ng kanyang ina upang maghatid ng mga damit sa kanyang ama. Madaling nagambala ang batang babae, kaya nagpa siya ang kanyang ina na mag-isa. Sa kasamaang palad, sa daan, siya ay pinatay ng isang grupo ng mga masasamang tao. Sa kasalukuyan, binanggit ni Hee-jung na mula nang mangyari ang insidente, hindi na niya napatawad ang sarili. Nang marinig ang lahat ng ito, niyakap siya ni Jung at tiniyak na mahuhuli niya at ng kanyang grupo ang mamamatay tao at magbibigay ng hustisya. Samantala, matapos malaman na may nag-leak ng impormasyon ni Park sa internet, nagpa siya ang isang abogadong nagngangalang Hee-jin na tumulong. Dinala niya sa ligtas na lugar ang mga anak ni Park at pinaalis sila sa Canada. Sa ibang lugar, dinala ni Jung si Hee-jung sa kriminal na pumatay sa kanyang ina. Pagkatapos ay hinikayat niya siya na gumawa ng isang bagay upang makapaghiganti. Ginawa iyon ni Hee-jung at sinimulan niyang bugbugin ang lalaki. Sa sobrang galit, tinapos pa siya nito. Nang maglaon, sinunog ng dalawa ang mga katawan at nagbigay galang. Nakapagtataka, si Hee-jung, nakamamatay lang ng isang tao, ay nagsimulang ngumiti. Mukhang proud siya sa ginawa niya. Kinabukasan, nakita ng pulisya ang mga labi ng lalaki na nasa sunog na kondisyon, katulad ng ginagawa ng mga supernatural na nilalang. Pinaniniwalaan ito ang pangkalahatang mga tao na anuman ang sinasabi ng grupong The New Truth ay totoo. Magkasama, ang Arrowheads at ang mga miyembro ng The New Truth ay nagtitipon sa labas ng bahay ni Park at hinihiling na ipagtapat niya ang kanyang mga kasalanan bago siya mamatay. Ang ilan sa mga Arrowhead ay tumalon din sa istasyon ng pulisya at inaatake sila na hinihiling na palayain ang kanilang mga kapwa-miyembro. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating na ang araw ng nakatakdang kamatayan ni Park. Nalaman natin na ang demonstrasyon ay hindi lamang ipinapalabas sa internet, kundi pati na rin sa mga pangunahing channel sa TV. Dumating din ang ilang VP sa lugar, na nakasuot ng maskara, upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Lumalabas na nagbayad sila ng mabigat na presyo, para mapanood ng malapitan ang demonstrasyon. Hindi nagtagal, dinala si Park sa entablado, ngunit natatakot siyang magsalita. Naghihintay lang siya sa nalalapit niyang kapahamakan. Kapag ang orasan ay umabot sa 3 PM, walang nangyayari sa loob ng ilang segundo, ngunit biglang, isang malakas na putok ang narinig, at ang 3 supernatural na itim na nilalang ay lumabas sa mga dingding. Mabilis nilang inatake si Park at inihagis siya sa pader. Samantala, si Kyung, na nasasaksihan ang lahat, ay nagpa siya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Bumunot siya ng baril at tinamaan ng ilang putok ang isa sa mga halimaw. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, hindi ito nakakaapekto sa kanila. Nang subukan ni Kyung nalapitan ang nilalang, sinuntok lang siya nito pagkaraan ng ilang sandali, tinapos ng mga nilalang si Park, at sinunog siya. Pagkatapos ay umalis sila sa eksena sa pamamagitan ng pagtalon at pagkawala sa manipis na hangin. Dahil sa kakaibang pangyayari, ang lahat ng mga nanonood ay natakot at yumukod bilang paggalang. Nagsisimula silang maniwala na tama si Jung pagkatapos ng lahat. Kinaumagahan, nagising si Kyung sa isang ospital. Ganap na gumaling mula sa kanyang mga sugat. Nang makalabas siya, nalaman niya na ang buong lungsod ay naging walang laman dahil ang mga residente ay masyadong natatakot na gumawa ng kasalanan.
Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang opisina at binuksan ang TV para panoorin si Jung na ini-interview ng isang news channel. Sa panayam, inihayag ni Jung na ang demonstrasyon ay mensahe lamang ng Diyos at ang lahat ay dapat bumalik sa kanilang normal na buhay ng matuwid. Sabi niya, plano kong hanapin ang mga bakas ng Diyos hanggang sa muli niya akong tawagan. Samantala, dumaan si Kyung sa CCTV recording footage at napansin niyang pinarurusahan ng kanyang anak ang pumatay sa kanyang ina. Kasabay nito, mas malapitan niyang tingnan ang panayam ni Jung kung saan napansin niya ang sweatshirt ng kanyang anak. Dahil dito, agad na umalis si Kyung sa kanyang opisina at hinanap ang kanyang anak. Sa kabilang banda, tinatalakay ng Arrowhead streamer ang libing ng mga nakaraang araw. Inihayag niya na matapos patayin ng mga nilalang ang kanilang target at umalis, karamihan sa mga tao ay yumuko bilang paggalang. Gayunpaman, ang abogado, si Hye-jin, at ang kanyang kasamahan ay hindi tumugon sa lahat. Ang streamer ay naghahatid ng sikreto sa sinuman, at sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagsimulang magkagulo upang patayin ang duo. Nalaman ito ni Hye-jin at agad na umalis para sa opisina, kasama ang kanyang ina. Nakalulungkot, nang makarating siya doon, naiwan ang kanyang ina sa parking lot, napansin niya na ang opisina ay na-vandalized ng mga miyembro ng The Arrowhead. Pagkatapos ay sinubukan ni Hye-jin na tawagan ang kanyang kasamahan para sa tulong, ngunit nalaman niya na siya ay nasa mas malalapang kondisyon. Malamang, binugbog siya ng mga goons. Napagtatanto na siya ang susunod na target, tumakbo si Hye-jin sa parking lot, at natagpuan lamang ang kanyang ina na inaatake ng mga Arrowhead. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila, at agad na isinugod ni Hye-jin ang kanyang ina sa ospital. Nakalulungkot, huli na ang lahat dahil namatay siya bago magpagamot. Sa susunod na eksena, pumasok si Kyung sa apartment ni Jung para hanapin ang nawawala niyang anak. Wala siyang mahanap, at lumabas ng gusali, ngunit sa sandaling yon, nagsimulang umatake sa kanya ang ilang galit na mga goons. Halos bugbugin si Kyung pero buti na lang, tinawag siya ni Jung sa takdang oras, at inutusan ang lahat na tumayo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kyung na makipagkita sa kanya sa malapit na paaralan. Sa kabilang banda, nakilala ni Hye-jin ang isang reporter, na nagngangalang Pastor Kim, na tila nakapanayam si Jung 20 taon na ang nakalilipas. Ang huli ay may pag-aalinlangan tungkol sa pagbabahagi ng kanyang impormasyon, ngunit pagkatapos ng maraming kapani-paniwala, sumasang-ayon siya. Nagpatugtog si Pastor Kim ng isang audio recording na nagbubunyag ng isang nakagigimbal na katotohanan. Tila, noong bata pa si Jung. Nilapitan siya ng parehong anghel at ipinahayag na eksaktong mamamatay siya sa 20 taon. Magiging 10 oras 30 minuto PM ang oras. Nakita ni Hye-jin na napakakaalaman ng balita at hiniling ang pag-record, gayunpaman, tinanggal ito ng pastor. Samantala, dumating si Kyung sa abandonadong paaralan at nakita niya si Jung na naghihintay sa kanya. Walang pag-aksaya ng panahon, isiniwalat ng huli na nakilala siya ng anghel 20 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi siya nakagawa ng kasalanan. Ipinahihiwatig nito na hindi pinupuntirya ng mga nilalang ang mga taong nakagawa ng mga kasalanan. Isa itong random na seleksyon, kaya kahit sino ay maaaring mapatay, kahit isang santo. Ipinaliwanag pa ni Jung na binuo niya ang grupong The New Truth para ipalaganap ang kanyang mensahe na dapat parusahan ang mga makasalanan. Sa madaling salita, nagtanim siya ng takot sa isipan ng mga tao, at ngayon, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anumang marahas na bagay. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, binantaan ni Jung si Kyung na ilihim ang kanyang propesya kung hindi ay ilantad ng kanyang grupo ang kanyang anak na babae, ang video ni Hye Jung kung saan pinatay niya ang isang lalaki. Sa wakas, bago dumating ang mga supernatural na nilalang at binugbog siya hanggang sa mamatay, sinabihan ni Jung si Kyung na enjoy ang kanyang buhay ng lubos. Sinabi rin niya, pakiusap, alagaan ang aking mga labi. Ang orasan pagkatapos ay 10 oras 30 minuto PM, at ang mga supernatural na itim na halimaw ay dumating doon. Katulad ng mga naunang pagkakataon, itinapon nila siya na parang ragdoll at pinapatay. At bago umalis, nagdasal sila at sinunog siya na parang walang nangyari. Samantala, kasama pa rin ni Hye-jin si Pastor Kim, sinusubukang maghanap ng mga pahiwatig sa mga kamakailang insidente. Paulit-ulit siyang humihingi ng impormasyon sa kanya, ngunit walang resulta. Napagod, nagpasya siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Kim at ipinahayag na hiniling sa kanya ni Jung na patayin siya at kunin ang kanyang posisyon bilang chairman. Nang marinig ito, nakatakas ang isang nababahala na si Hye-jin, ngunit nang makarating siya sa labas, nakita niya ang mga Arrowhead na naghihintay sa kanya. Pinalo nila siya hanggang sa tumigil siya sa paggalaw. Sa huling eksena, umuwi si Kyung sa bahay at nakitang naghihintay sa kanya ang kanyang anak. Ngayon, nahaharap siya sa isang seryosong hamon dahil kailangan niyang itago ang sikreto ng kanyang anak. Nagtatapos ang episode nang makita natin ang katawan ni Hye-jin na nakahandusay sa gitna ng mga bato sa ilalim ng tulay.